bumag yun, pagpunta ko dito sa farm, sa Nyugan, nalomo ako dahil yan ang pinagkakakitaan kong sa pang-araw-araw. Sa nangyari, wala akong magawa. Yung mga palayan namin, yung maisa namin, halos was out yun. Wala na kaming puhunan, wala na kaming matatakbuhan na mauutangan noon. We assist farming communities para mas ma-develop ang resilience ng livelihoods nila, which covers paano i-manage ang farms nila, including crops and animals. For the Climate Resiliency Field School, doon namin pinag-uusapan yung iba't ibang klase ng topic kung saan na ibibigay namin yung information tungkol sa climate. Paano ba naka-apekto yung nagbabagong panahon at klima natin doon sa kanilang pangkabuhayan? May binigay sa akin na soil kit, yung pang-testing mismo, yung maliit. Tinulungan ko paano ang kakulangan ng lupa namin. Ang natanim ko dito sa farm ko, 500 na kape. Parami na ng parami ang nakukuha kong kape. Kasi gusto din natin yung mga farmers natin, hindi lang sa pagiging resilient, kailangan niyang marami siyang nalalaman kung paano makikipag-counter sa kung ano namang impact na dumarating sa buhay. Dito sa Batad, dalawa ang main crops nila rito. Ang mais, yellow corn in particular, at saka rice. So ang mga farmers dito, especially ang sa corn farmers, halos monocrop yun. So napaka-vulnerable dahil pag nasira ang crop nila, wala na silang derived na income. So ang intervention namin ay tinuruan silang ibalik ang multi-cropping. Kung saan mag-aalat lang sila ng maliit na spaces para sa ibang crops, no? Like vegetables. Dagdagdag ay yung kita namin kasi pag mais lang, seasonal lang yun. Mayroong mga gulay doon, hinalo namin doon. So buwan-buwan, may, at least may ani kami. Yung rain shelter na binigay ng PRDCI, protection yun sa mga pananim namin na gulay na kahit umuulan, pwede kami makatanim ng sa isang gulay. Binigyan kami ng mga facilities tulad ng mechanical dryer, co-service facilities, at saka livelihood loan. So yung pira na pinahiram na sa amin, yun ngayon ang pinagpapatakbo namin sa amin association. In partnership with the Rice Watch Action Network at saka Pag-asa, in-establish namin itong automated weather station dito sa munisipyo. Nire-read niya ang mga weather information dito sa locality. So ito po yung Salcedo Climate Information Center. So dito po makikita yung 10-day weather forecast mula sa Pag-asa na ibinabato dito sa atin. Aware na kami kung halimbawa magpa-harvest kami ng palay namin sa next sa week pa. Pero pag nalaman namin ang darating yung bagyo, pinapaanin namin kaagad. Yung iba nagbibigay ng mga cash, mga gamit, pero yung sa amin, kaalaman. Kailangan mas preparado yung farmer. Dahil ang iniisip ko, hindi lang sa akin, kung hindi sa pamilya ko at anak ko.